Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin po sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatan, lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan ko kayong palabas sa Ehipto ang inyong lahi. Sa lahat ng bansa, sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inilagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kundi muna sila magtipan? Uungal ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yumig kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Iigkas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang di sakmali ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lunsod ang trumpeta? Mangyayari ba sa isang lunsod ang isang kahindik-hindik na bagay, malibang ito'y
itulot ng Panginoon. Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di pinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-ungal ng leon, maribang hindi ka matakot. Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy, ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sumbat pa ng Panginoon. Kaya, mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghuhukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masama'y di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo, yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwi na. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malaking unos at halos matabunan na ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog na tayo. At sinabi niya sa kanila, ano kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananalig.
Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong taong ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Maganda ang paalala sa atin ng Ebanghelyo natin ngayon na minsan sa buhay natin may kanya-kanya tayong unos na pinagdadaanan. May kanya-kanyang tayong paglalakbay na puno din naman ng alon at malalakas na hangin. At tila dahil dito ay nawawalan tayo ng pag-asa, napanghihinaan tayo ng loob, at mas gusto na lang nating umatras at lumayo. Mas gusto na nating tumakbo palayo. May isa akong kakilala, sabi niya ang hilig daw niya ay tumakbo. Ay, mahilig siyang tumakbo. Sabi ko, tumakbo saan? Nagja-jogging ka ba? Hindi, tumakbo sa lahat ng problema ko. Pero minsan, maganda palala din sa atin ang Ebanghelyo na sa kabila ng takot at pangamba, ay nariyan si Jesus sa likod natin. Minsan nga lang napapansin natin yung alon at hangin na humahampas sa buhay natin, hindi naman natin nakikita si Jesus sa likuran natin. Ang mas pinapansin natin, yung hangin at ang alon, hindi natin napapansin si Jesus sa likuran natin. Kaya magandang paalala din sa atin na sa kabila ng mga alon sa buhay natin, hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay natin. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay sa kabila ng iyong problema. Hindi naman ipapangako ng Diyos na tatanggalin niya ang mga problema sa buhay mo. Hindi pinapangako ni Jesus na pag nagdasal ka, mawawala yung problema mo. Minsan ho may lumapit sa akin at sabi, Father, ba't ganon? Dasal ako ng dasal pero hindi nawawala yung problema ko. At sabi ko, hindi naman kasi ganun yun eh. Nung nagdadasal ka, hindi ibig sabihin nun tatanggalin ni Jesus ang problema mo. Sa pagdadasal mo, ang hinihingi mo at ang hingin mo, yung lakas na makaharap ang problema mo. Pagdasal mo din na samahan ka ni Jesus sa problema mo. At yan din ang pangako ng Diyos sa atin. Sasamahan niya tayo, kalakbay niya tayo. Hindi niya tayo iiwan, lalo na kung ang mga hangin at alon sa buhay natin ay malalakas at humahampas sa atin. God promises not removing your problem. God promises you strength to face your problems. At ang pangako din ng Diyos sa atin at nagbibigay pag-asa din sa atin na sasamahan tayo ni Jesus sa kabila ng mga unos ng ating buhay. At yan po nagbibigay sa atin ang pag-asa bilang Kristiyano na magpatuloy sa ating paglalakbay. Hindi tumakbo kung hindi lumakad kasama si Jesus. At yan po siguro yung magandang makita natin at paghugutan natin ng lakas bilang Kristiyano. Hindi ko ano'y nasa paligid natin, pero sino ang kasama natin? Si Jesus ang kasama natin. At ang taong lumalago sa pananampalataya, sa kabila ng problemang kinakaharap niya, kaya niya maging kalmado, kaya niya umiti, dahil alam niya na ang Diyos ay kasama niyang lagi. Kaya maganda po sana bilang mga Kristiyano na huwag kalimutan ito. Laging alalahanin ito that God is always with us even in the most trying parts of our life. Kasama natin ang Diyos lagi.
Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sumusunod sa anak ng Diyos maging ang hangin at ang alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng pagkagulo ng mundo. Ang ating itugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumaon naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ama sa langit, patatagin nawa kami ng pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, kami iyong pinaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, hinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Bago ka pa man isinlang, inibig
salita. Bawat sandali ng iyong buhay, ginagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan na ako ang may dahilan. Di ba't dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa. Ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kabighatian, kailan may di ka iiwan. Ngunit hindi ka mag-iisa, kung kaya't bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na July 4, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintunho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.